Hey, what's up guys? Welcome to Beefers. In here, you will see mostly unboxing of online products, learn different kinds of geeks, tricks, and tips in line electronics, gaming, and other cool related ideas. Today guys, meron tayong item. Ito isang Pipson USB lead-ion battery. 1.5 voltage po yung constant voltage nito. And then, consisting of 4 batteries. Ito ay isang double A. So, titingnan natin yung appearance ng mga battery nito guys. Okay? 3, 2, 1. So, yan po. Ito po yung mga battery na guys. As you can see, regular double A battery yung mukha nyo guys. There. Then, titingnan natin yung isa. Nasa 1500 milliampere po siya guys. And then, ang kinagandahan nito guys, pwede natin to siya i-charge sa USB port or any USB na charger na available sa bahay natin since yun po yung pinaka-common na charger sa atin ngayon. So, hindi na natin kailangan yung mga iba't ibang battery charger. So, all you have to do guys is maghanap lang kayo ng ganito. Meron tayong apat na port. Sakto dito sa apat na battery na ito. Later, itetest natin kung ano yung performance niya pag charge. Okay, before that guys, tingnan muna natin yung physical appearance ng mga battery na to. So, there. Yan po. And then, pwede po natin itong tanggalin. Okay? Just hilain lang. Yan. And then, yan na po. Parang regular na USB na siya. And then, ito yung ground. Then, yung positive nito is nandito. Okay? So, yung loob kasi nito may metal na connected doon sa positive side nito. From here to papunta doon. Okay? As you can see, meron pong parang metal dito. Hindi po yan metal. Magnet po yan. Na halimbawa kung di nyo na po gagamitin, pwede pong nakaganyan lang or ilagay natin dito sa likod. Okay lang po yan habang nagcha-charge. Same lang po yan dito, there. Halimbawa hindi natin gagamitin, ganun. Yan. Then, ito medyo matigas guys, there. Pwede rin ganyan. Anong features nito guys? Ito po siya guys is 1000 cycle of charging. Tapos, mas mabilis siyang mag-charge. Pero depende po dun sa charger na gamit nyo. Halimbawa, yung charger nyo is nasa 2 point something milliamps. Or yung iba may 3 milliamps na rating. Mas mabilis yung charging nya. At the same time, meron po to siyang built-in na electronics. Nag-help para hindi siya ma-overcharge. Yan po yung features nito. To test guys kung paano mag-charge, syempre, all you have to do, ito lang po. Kung mahanap kayo ng any USB port, kasi 5 volts yan siya. And then, isasaksak natin. Okay, para hindi mawala, lagay lang natin yan dyan. Yan, saksak natin. Tapos, ayan po. Umiilaw siya guys. So, test na lang natin to lahat. Iwan ko lang kung capable yung port na to. Kasi, syempre, naglo-load siya ng power papunta dito. Baka makulangan yung amperahe nito. Anyway, try lang natin. There. And then, last one. There. So, tanggalin lang natin yung isa. Baka hindi niya kaya yung pag-charge. O, yung dalawa na lang. Yan guys, umiilaw-ilaw siya guys. I-off natin. Yan. Okay, on. Umiilaw-ilaw siya. Paano malaman kung fully charged siya? Once na red pa yung ilaw, ibig sabihin, charging pa po. And then, once na mag-green na po yung ilaw, na nagpa-flash, ibig sabihin po round yon is fully charged na siya. Hit. Green na, no? So, like nito guys, green na po raw ito. May tinanong lang ako. Kasi medyo colorblind na po kasi tayo eh. So there, ibig sabihin full charge na ito kasi from the company pa ito, hindi pa natin to nagagamit sa kahit na anong appliance or remote controls ba yan o ganun. So, yan po. And then, kung saan siya made? Made in China pa rin guys. And then, may nakalagay warning guys. Warning lang po. Do not dispose of in fire. Bakit of in fire? Parang pangit naman basahin. Battery may get hot during charging. Keep away from children. So, yan po yung mga nakalagay lang dito. And then, yan lang po yung pag-preview natin for this USB AA Pipson battery. So, that's all for now. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel, Beefers. Bye-bye!